Angelic. Gandang anghel, alagang anghel. Nag-iisa, naiiba, may angking talino at galing. Ang nag-iisang Warrior Angel sa radyo, Brenda Arcangel. Now this one is here to all of you. Them all girls know to say nice things to them girls. So ayan mga ka-angel, doon po sa nag-aabang kung sino ba ang guest natin ngayon sa ating loob ng studio. Ito nga po ay mula sa pagiging kapitan ng barangay, ngayon ay sasabak sa karera sa pagka-alkalde ang ating special guest ngayong araw na ito. Wala pong iba kundi si Kapitan June Inyon ng San Pedro, Laguna. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po, Brenda. Mayong aga sa mga taga-pakinig. Ayun, maayong aga. O nga pala sa Ilonggo, maayong aga. Sa Bisaya, maayong buntag. Ano, yes. Tama? Oo. So, ayun. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin dito sa aming studio, Kap. Yeah, maraming salamat, Brenda. So, ayan. So, nako, diretso na tayo. Kap, bilang puno ng barangay, ano ang nagtulak sa inyo para i-level up ang inyong political career para sumabak bilang mayor ng San Pedro, Laguna? Ang pagpasok ko kasi sa politika, Brenda, ito ay masasabi ko siguro isang accidental siguro thing. Parang aksidente lang talaga na biglang pumasok, yes, sa inyo. I'm an accidental politician, siguro, mm-hmm, so to speak, no? Nagsimula talaga ako sa pagpasok ng pagiging presidente ng aming subdivision. Kasi nakita ko yung... Nagsimula ka lang doon sa subdivision nyo? Yes. Kasi yung homeowners. Ganun ba? Okay. Pumasok ako doon dahil may nakikita kong ang aming problema doon ay sa loob ng subdivision yan. Namin kailangan namin talaga ng isang implementer, no? Mm-hmm. Executor, implementer, mm-hmm, ng aming mga policies. Mm-hmm. And nung naayos ko na yon, nakita ko na paglabas ko sa aking sa aming subdivision, mas matindi pala ang problema namin sa barangay. Mm-hmm. So, una muna, nakiusap ako sa mga nanunungkulan doon. Pero, ilang taon nyo hinawakan yung pagiging presidente na inyong homeowners doon sa subdivision ninyo? 2 years yata. Mm-hmm. Nung nakikita ko yung problema namin sa barangay, yun yung basura na tinatapon lang sa tabing kalsada. Tapos yung maraming mga nakawan, maraming mga addict na pumapasok, nilulooban yung aming mga bahay. Mm-hmm. At nakikita ko yung mga drug pushers na nagbebenta na lang ng shabu. Mm-hmm. In broad daylight, openly. Mm-hmm. Doon ako nagkaroon ng concern na talaga kung hindi ko papakilaman ito, talagang walang mayayari sa aming lugar. So, yun. So, sinubukan ko tumakbo at ito, nanalo. So, yung lahat ng aming problema sa aming barangay ay unti-unti namin na resolba. Mm-hmm. Sa loob lamang ng 2 taon. Sa loob lang ng 2 taon? This is my first term. Mm-hmm. And one more year and I'll be finishing my term as a barangay captain. So, ayun, dun kayo nagsimula sa pagiging homeowner, tapos natumakbong barangay captain. So, Kap, ano naman ang pinagkaiba mo? Ano ba advantage mo? Kasi nga, ang binabangga mo ngayon, yung si Mayor Lourdes Catakis, na alam naman natin at kilala, oo, na ilang dekada na po silang namamayagpag, oo, sa San Pedro, Laguna. Ano po ba ang pwede mong magawa at ano bang advantage mo dun sa ibang makakalaban mo? Siguro, Brenda, I don't see it kasi as a race. Eh. Mm-hmm. I don't see it as parang paligsahan ng kagalingan. Para lang sa akin ay this is just an avenue for me to serve the people. Ayun. I'm not even intimidated by by terms of service, mm-hmm, na sinasabi ng political dynasty na ito. Mm-hmm. 27 years na ito sila nakaupo, matibay, ang hirap pa
banggain. I don't really see it that way. Ako naman, I'm just preoccupied with the intention of serving the people. Kung ano man ang kulang namin sa so, bangga ngayon. So, kung ano pa yung magagawa nyo? Hindi talaga ito ang race. Kung ano man pwede nyo matulong? Kung ano may tulong ko. Kung nakikita ko naman na meron naman ginagawa si yung aming mayor sa isang aspeto na sa palagay ko ay masaya naman ako, bakit pa ako makipagpaligsahan sa kanya? So, ayun. Sabi nyo nga na palagay ko, masaya naman ako kung may nagagawa siyang maganda. Sa palagay nyo ba, Kap? Meron siyang nagagawa na pwede mong gawin. I mean, meron siyang nagawa na nakulang pa at pwede mong dagdagan. Kaya ka tumatakbong mayor, ano po ba yung kung meron man at kung ano man po yun? Siguro unahin ko muna yung barangay namin. Kung anong nagawa namin sa loob lang ng dalawang taon ngayon. Ano? Dati kasi, Brenda, ang problema sa amin, ang mga mahihirap doon kapag humihingi pa sila ng tulong sa napaka-konting bagay. Ito ay katulad ng pera, konting pera pambayad sa consultation ng doktor. Mm-mm. Can you imagine na, magkano na ba yung consultation? Consultation lang, wala pa sila. Wala pa silang pera. Pambili na lang ng antibiotics. Magkano lang naman ba yung antibiotics? Wala pa silang pera. Mm-hmm. So dahil dito, ang aming programa nung pag-upo na pag-upo, libre. May ba ako, Kap? Ano pong barangay yon? Barangay San Antonio. San Antonio. Ng San Pedro. Oh, so, tapos po? So, yung pag-upo na pag-upo namin, nagawa namin kaagad na libre ang doctor's consultation. We have two doctors. One in the morning, one in the afternoon. That's 8 to 5. That's Monday to Friday. So, consultation pa lang yun. Paano po yung mga gamot, Kap? Libre rin yung aming gamot. Primary care. Kung pagkatapos lang na resetahan ng doktor ng kahit anuman, antibiotics. Kung ano man yung sakit nila. Paglabas nila, karga-karga na nila yung gamot na kailangan nila. And ito hindi dumadaan sa kapitan, sa kagawad, o kahit kaninong mga padrino. Dumadaan ito sa doktor. At saka yung aming pulisiya ay bumoto man sila sa akin o hindi, galit man sila sa akin o hindi, hindi nila dapat pag-abalaan yun. Libre po yun lahat. And then, yung ambulansya before. Yeah, nasabi nyo po yun. Naintindihan ko po yung sabihin kasi may mga bagay minsan na kunyari ako tumakbong kapitan o kapitana tapos hindi ako nanalo at yung kapitbahay diyan yung street na yan ay hindi ako binoto aba. Mahihirapan niya sa akin makakuha ng gamot. Ganun ang dating, may mga ganung ibang politiko ha. Ganun talaga yung kultura na kunyari natin. Ako mayor, meron din akong kilalang ganun aba. Yung ano na yan, yung lugar na yan ay hindi, talo ako. Ganon. I mean, hindi mayor. Kunyari, congressman, talo ako sa lugar na yan. Teka muna. Medyo, pahirapan ko nga. Ito, may ganon. Pero kayo po, hindi ganon. And ito yung aking isa sa mga rason bakit ako tatakbong alkalde. Kasi gusto ko palitan itong klaseng maruming pamulitika na ito. Dapat ito tigilan. Yung nga dapat meron isang kongresista dyan. Nagagawa ng batas na kapag meron mga ganitong klaseng mga bulok na mga politiko, ay kailangan siguro ikulong o So, ibig sabihin, wala kayong sinisino na. Talaga? Hindi pwede kasi ang ating ginagastos ay pera naman ng taong bayan. Mm-mm. So, hindi dapat natin yan pagpipilian kung kanino natin yan ibigay. Yung aming ambulansya rin, Brenda, sa aming barangay ay libre. Walang binabayaran na gasolina, driver, at saka toll fee. Mm-hmm. Libre po yan. Ang tubig namin, libre. Mineral water na mga mahirap ay libre. Mm-hmm. Lahat po yan. Pap smear namin para sa mga kababaihan. Lab test sa mga matatanda. Yung circumcision. No? And flu vaccines. Lahat po yan. And it's very interesting to note na we have helped so far like 85,000 recipients. In our program since the start of our administration. Can you imagine 85,000 people na hindi na kailangan magmalimos. Totoo yan. And in our barangay alone. Mm-hmm. So you can just imagine. So paano naman
naman kap yung mga tiga-ibang barangay na gusto kong, syempre, minsan, hindi sila nakakakuha ng tulong doon or kulang sila sa mga pasilidad or maaring wala silang naipapamigay tapos pupunta sa inyo. Well, yun na nga itong ating batas na ito. Technically, bawal po yan. Yes. Kasi magkakaroon po yan na parang sort of malversation, mm-hmm, kind of an act. No? So, ayoko na muna yung isipin na yung mga ganyang klase mga batas na yan. And I don't even want to think about, be concerned about politics. Kung may kailangan ka, tapos malapit ka sa barangay namin, humingi ka ng tulong. May, nandyan naman yung doktor namin. Nandyan naman yung mga libreng kamot namin. Maraming... That's the reason why maraming recipients kami na nabigyan ng gamot dahil siguro hindi na namin pinipili. Hindi nyo na tinatanong saang barangay kayo. Hindi na. Kasi lalapit ang tao. Wala naman silang hinihinging pera sa amin kundi yung gamot. So, tapos nandyan naman yung doctor na na-diagnose naman sila na may sakit. So, binibigyan na lang naman talaga ng gamot. Pero bago kayo nagsimula, bago kayo naging kapitan, sabi nyo nga, naging presidente kayo ng homeowners, at taga saan po kayo? Kasi Ilonggo kayo eh. So, Sangguang province nyo. At gano'n po kayo katagal dun sa San Pedro, Laguna? Ay, siguro, 10 years, something like that. Napadpad ako dyan sa San Pedro dahil... Nung mga panahon na yun, ano pong pinagkakaabalahan nyo, Kap? Yeah, I was a businessman and I'm still is a businessman. Bago ako niyan pumasok, the reason pala na pumasok ako, napadpad ako dyan sa San Pedro dahil sinundan ko yung aking eldest brother. Kasi alam mo, Brenda, nung bata pa ho kami, nagkawatak-watak po kami sa dahil sa kahirapan. Oh! So, nagkawatak-watak kayo dahil sa kahirapan. Doon po kayo sa probinsya ng... Well, dito na rin kami sa Manila, pero yung iba kasi nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho, tapos di na rin kami nakikita. We stayed in different places, paying our own rent also. So yun, nung nagkaroon ng pagkakataon na kung saan kami pwede magsama-sama, ang sinundan namin yung kuya ko. Doon siya naninirahan sa La Marea. And doon kami unti-unti na nagbuo. So, we are 5 brothers. 4 kami nakatira sa La Marea. Interesting kasi yung sinabi niyong dahil sa kahirapan. So, paano po kayo nakabangon? Alam mo, I don't know, Brenda. Siguro, it's just luck. And maybe because of... maybe this is my fate, my destiny na taxis, and then I drive one of those, one of my taxis. And, so, kayo na yung operator, kayo pa yung driver, bukod dun sa ibang taxi na pinapamaneho nyo. 10 yung taxi ko, tapos isa yung minamaneho ko, hindi ko naman naisip-isip na mabangga lahat yon sa loob lang ng isang linggo. So medyo malas, 'di ba? Tapos sinubukan ko rin na pumasok sa bake shop, no? Naging panadero kayo. Naging panadero rin ako, nagmamasa ako ng pandesal. Pero pumalpak rin. So ang daming mga kapalpakan. Yung po ang mga panahon na yun, may asawa na kayo, Kap? Meron na. But I'm with my second wife now. So it didn't work out well dun sa una. So ayun, so dun nagsimula, naging taxi, naging operator ng taxi, tapos hindi nag-workout, hindi kumita, bumagsak, naging panadero, bumagsak. Saan naman kayo nakabangon, Kap? Well, dito sa isang tao na napakabait na isang Filipino-Chinese na businessman. Pangalan niya si Julio C. Jr. Anak siya ng isang mayaman na pilantropo na taga Dumaguete. Si Julio C. Of course, senior. Yun, tinulungan ako, binigyan ako ng puhunan na mag-start up ng aming kumpanya. It did well on the first year, and on the second year we got the distributorship of Nokia.
So yun, doon nag-start yun, pinagkatiwalaan kayo. Yes. Oo. So yan, bago po tayo magpatuloy para alamin kung anong naging sikreto para maging successful ang business. O yung pinasok na negosyo ni Kapitan June Inyon. Tayo muna yung magpapaalala. Ang oras po natin ngayon, 11:31 in the morning. May gusto ka bang pag-usapan? May dinaramdam ka ba? Gusto mo ba nakausap? Pwede kayong mag-usap. Sabihin mo sa kanya at siya'y makikinig. Tell Miss Terrell Mystery. Tuwing Sabado at Linggo, alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi, hindi na kayo mag-iisa dahil may kasama na kayo, si Miss Tere Gonzalez sa Tell Miss Terrell Mystery. Dito sa Radyo Inquirer 990. Alamin at suriin ang mga isyong pinag-uusapan ng sambayanan. Talaga naman naghahanap sila ng mga mambabatas, lalo tigil sa matas na kapulungan, na makakatulong sa kanilang advokasya para isulong yung buhay ikang. Himayin ang mga isyong bumabalot sa mga nag-iinit na balita. Ano ba ang solusyon para sabihin mong mabawasan yung paghihirap ng ating mga kababayan ng ating bansa? At tuklasin ang mga tulong at serbisyong ipinagkakaloob ng gobyerno at pamahalaan sa ating lipunan. Lalaki yung pwede nilang i-loan at the same time. Oh. Oo, kumusta hindi natin partners yung financial status ng SSS? Marami. Dahil sa investment. Issue ng bayan. Issue ng bayan. Kasama sina Liza Soriano at Ricky Brozas. Makialam at pag-usapan natin ang mga issue ng bayan. Tuwing Linggo mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga dito sa Radyo Inquirer 990. Ang programang hatid ay tulong at pag-asa. Hindi kayo masyado mag-aalala at nandito na po sa kaalaman niya ng Bantay OCW, tutulungan po namin kayo. Tumbak na impormasyon sa mga usaping pag-abroad. Sa bahagi naman po ng ahensya, kung hindi sila tutugon dito sa mga pananagutan nila, uobligahin pa rin sila ng ating POEA. Naglilingkod sa mga OFW at kanilang mga kamag-anak saanman sa mundo. Kahit umuwi na po kayo ng Nueva Ecija ngayon, itatawag po namin sa inyo kaagad yung magiging usapan sa ating Philippine Embassy sa Bahrain at namasaklulohan po itong inyong pamangkin. KBP at Gawad Tanglaw, Best Public Service Program at Hall of Fame Awardee ng Catholic Mass Media sa Radyo Pilipinas Online. Bantay OCW with Susan K. Alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes, Pilipinas Online. Bantay OCW with Susan K. Dito sa Radyo Inquirer 990. Saan ka man naroroon, kasama mo ang Radyo Inquirer 990 sa balita, talakayan at impormasyon. DZIQ Radyo Inquirer 990. Mga bumentang istorya na ibabandera ni Brenda. Brenda Arcangel. So ayan mga ka-angel, kami po yung nagbabalik. At syempre, kasama ko pa rin po si Kapitan June Inyon ng San Pedro, Laguna. Katulad ng sinabi ko kanina, yung kinwento sa atin ni June Inyon, kung paano siya nagsimula, bumagsak, bumangon, ngayon naging successful, at ano bang naging sikreto niya, at meron nga dong tumulong sa kanya. So ayan na. Kap, paano nangyari yun? Nag-ano sa inyo, pinagkatiwalaan kayo ni Mr. C ng Dumaguete? Yan, yung Tao, siya yung presidente ng Tao Corporation. So tinulungan ako magsimula kasi nakita niya siguro yung ano pong kumpanya yun ulit? Tao Corporation. Tao. Isa sa mga pinakamalaking kumpanya rito sa Pilipinas. Well, nakita niya ako na struggling. I don't know what basically started it all, no? At tinulungan niya ako magsimula. And then ako naman, meron akong kaibigan sa na head ng Nokia. Kaibigan ko, childhood friend ko from Bacolod. And ito nga, we applied for a distributorship and binigay sa akin, sa amin, because we're competent enough to deliver the objectives, the targets. So
So yun, that was like 2007. Mm-hmm. Yung mga panahon na yun ay talagang lahat na lang ng tao dito sa Pilipinas ay Nokia ang... Yeah, Nokia. Nokia ang ginagamit. Yeah. Oh, so doon yung biggest break ko sa aking ano, sa aking business. And of course, nadagdagan na. No? Nadagdagan na... So nag-level up na, nadagdagan pa ng ibang negosyo. Yes. Nagsimula sa Nokia. Na Nokia, and then ang logistics company namin, we're into the... the liquid bulk cargo handling, mm-hmm, and shipping. Kami yung nag-represent dito ng Israeli flag carrier na Zim Shipping Lines. So ayun, and, talagang grabe na so, talaga. Talagang sobrang layo na ng ano ng narating ng negosyo, ng nanganak ng maganda. Yeah, nanganak na. So mm-mm, so yun ang nangyari sa... So napakomportable na po ng buhay niyo, Kap. Oo. So, ano ang nag-udyok sa inyo para pasukin naman ang politika? Yun na nga kanina, no? Eh, hindi naman talaga yan parang ginusto ko mang pumasok sa politika. Sa totoo lang, Brenda, if I can resign now, I will resign now. Ganun talaga. Sa totoo lang. But, you know, yun ang sabi nga nila, but you have to look at it as an opportunity to serve the people. Mm-mm. Ang akin naman, the reason na napag-isipan ko talaga na pumasok dito, kasi I was actually doing my own tithing, no? Because of the blessings that was actually given to me by Mm-mm. God. That's how I look at it. No? Parang gusto ko na rin na mag-share. So, Mm-mm. even like, say, 2008, tumutulong Mm-mm. na po talaga kami. Mm-hmm. Nagko-contribute, nagdo-donate kami ng sa pagpatayo ng isang monasteryo sa Bohol. Mm-hmm. Marami na rin siguro ako na tulungan ng mga nangangailangan talaga nito. I even forgot their names already and their faces. Mm-hmm. And dito na realize ko na tulong ako ng tulong sa ibang lugar. Pero yung aking barangay, no? Diba, kung saan kami nakatira. Ang daming may mga problema. Problema yung iba dyan ay pagpag na lang yung kinakain. Mm-hmm. Kapitbahay ko, pagpag na lang kinakain. Mm-hmm. Inaantay yung... Yung pagpag po eh, yun po yung mga tira-tira na napupulot Jollibee, nila. Yeah, sa Jollibee, sa McDonald's, mga ganon. Tapos nire-recycle nila, kasi, piniprito, yes, kaya niluluto o iniinit ulit para maging pagkain nila. Yes, kasi may... sa aming lugar kasi, ang mga junk shops doon ay masyadong marami. Mm-hmm. And hindi na masyadong na zone. Mm-mm. So yung negosyo ng iba ay talagang styrofoam. So inaantay nila yung styrofoam siguro nang galing sa ibang mga restaurants. Mm-hmm. At ito po ang binibenta lang yung styrofoam. But yung pagkain, of course, kinukuha ng mga scavengers. Mm-mm. So nakita nyo yun? Yung nakita ko yun talaga, it really talagang broke my heart. And so yun, nung nagsisimula ako ng tulong-tulong, hanggang nakita ko yung mga aking mga namumuno doon, sa aming lugar. Walang ginawa kundi may pera naman, may budget naman ng barangay, pero walang may naibili, maski isang motorsiklo. So walang tinutulong sa madalit salita? Walang may nagawa. Mm-hmm. In fact, they had to, for them to permit people to go to them and to beg for... Mm-hmm. doctor's consultation, medicine, na nandyan naman dapat, no? Kayang-kayang ibigay ng barangay. Mm-mm. Pero hindi pa rin nabibigay. So, I thought of, ako na lang kaya tumakbo dyan. Ako na lang kaya pumalit sa'yo. So, ganun ang nangyari. So, doon nag-start. Yun ang start. And then, siguro, Brenda, when you... So, bakit naman po naisip nyo na maging tumakbong bilang mayor? From kapitan? Because this is one way of sustaining my charity. Because yes. I cannot... Kasi barangay... Minsan, nakakapagod na tumulong... may sinasabi sila donor fatigue. Siguro mm-hmm. ganun na nangyayari sa akin. Now, mm-hmm. for several years, itong ginagawa ko, pero so napapagod ka mm-hmm. when you use your personal funds. So, mm-hmm. so para sa akin, it's very logical na you use the taxpayers' money mm-hmm. to help. Huwag mong kukurakutin. Po, pero hindi para ibulsa. Okay. Huwag mong ibulsa. That's why ang aming programa ay zero corruption. Maraming hindi naniniwala dyan sa aming sinisigaw na yan. Pero naipakita namin yan sa barangay namin. Nasa loob lamang ng 2 taon, ang dami naming magagawa kapag hindi lang natin kukurakutin talaga ang pera ng taong bayan. Mm-mm. So,
yun, bakit ako na-joke na gawin ito? Well, it's siguro, alam mo yan, you have already reached a certain level of comfort sa buhay mo na talagang you have a beautiful family. Yes. You don't have loans. Wala akong utang sa aking bahay. I have enough, pretty much enough to sustain my comfortable life. And, yes, so sa Madrid sabi, ang kaligayahan nyo na ngayon ang tumulong. Yun, siguro you have to give. Have to give. It's time to give. Kailangan mo na sigurong tumulong na. Hindi pwede na lahat na lang yan ay bantayan mo parati kung paano ka kumita, no? Mm-hmm. So, parang ganun ako na siguro. So, ayun. Doon po sa mga nakikinig sa amin, pwede po kayong mag-text sa amin sa 0917-855-1768. Yan po ang aming text line at 0939-899-3033. Mag-text lamang po kayo sa inyong mga katanungan, kung ano man po ang mensahe nyo para kay Kapitan Inyo ng San Pedro, Laguna. So, ayan mga ka-Angel, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Yung tulad na sinabi ni Kapitan, talagang meron na po ako lahat. Oo, komportable na ang buhay ko, pero hindi ko kinakayang paghihirap ng aking mga kababayan dun sa San Pedro. Kaya yun, magle-level up na po ako at pupunta na po ako. Tatakbo na po akong mayor. So, ayan, meron na nag-text sa atin. Yun, good AM. Galing po to kay Johnny ng Taguig City. Good AM, Miss Breda. Sana po mag-guess ang ibang kandidato sa barangay o lokal na posisyon. Kasi hindi bihira. Hindi bihira silang ma-focus ng media. So, ayun, natutuwa sila na nag-guess ako ng kapitan dito. Kasi yung kadalasan po namin naging guess yung mga senator, congressman, mga mayor. So, ayan. So, maganda rin po na marinig o mapanood sila. So, ayan, inumpisahan na natin. Oo, si Kapitan June Inyon. Basahin pa natin yung isa pa. Ito na may galing kay Derek ng San Pedro, Laguna. Magandang umaga, DZIQ. Lagi po ako nakikinig sa inyo. Ganda ng mga program nyo. Keep it up po. At ang boto po namin, ay, para sa inyo, Kapitan. Maraming salamat. Siya po ay tiga San Pedro. So, ayan mga ka-Angel, tuloy-tuloy lamang po ang inyong pag-text sa amin at yan po ay paparating at sasagutin sa inyo ng bonggang-bongga ni Kapitan June Inyon. At maaari din po kayo may pag-ugnayan sa akin, magbigay na reaction, opinion sa akin. Social media account sa Facebook, Brenda Arcangel 990@gmail.com, at doon naman po sa Instagram, Brenda Arcangel 990, and you can follow me on Twitter at Brenda Arcangel. At katulad ng ng sinasabi namin at paulit-ulit nating sinasabi, maaari kayong tumawag sa aming mga hotline na 239-0561 at 519-1876. At ayun, good news! Ang inyong paboritong radyo ay mababasa nyo na sa aming website at mapapanood nyo po kami ng live sa streaming sa radio.inquirer.net. At yan po ang dahilan, sabi ni ni Cap, ay, masyado palang nakakasilaw talaga at mainit dito, ano? So, ayan, dahil po yan sa maraming ilaw. So, yan, may column din po tayo dyan. Tungkol po yan sa mga bagay-bagay na nakakapagpag-good vibe. Siyempre, pampabeauty, yon. Mababasa nyo po yan sa radioinquirer.net. So, ayan, mga ka-Angel, ang oras po natin ngayon ay 11:44 at tayo po'y magle-level up na rin. At bago po tayo magpatuloy para sa ating level up kay Kapitan June Inyon, tayo muna'y magpapaalala. Kap, meron akong nakita dun sa inyong meron kasi sinilip ko rin po yung inyong account dun sa sa social media, sa Facebook. Kaya may binanggit kayo na tila panawagan nyo na pagbigyan lang kayo kahit isang termino. Bakit nyo po nasabi ito? Isang termino lang ba ang kailangan para makapagpatupad ng pagbabago sa San Pedro, Laguna? Nasabi ko yun, Brenda, kasi naniniwala ko na ang kailangan natin ay magandang plataforma talaga. Tapos isang magandang sistema. Na kapag yan ay sa palagay ko at naniniwala ko na magiging effective po yan, kailangan na lang, hindi mo kailangan na tumagal sa position mo. Anybody can replace you, but by just
but they just have to follow the process or the protocol that you have created. Parang negosyo yan eh. Kapag na simulan mo na na maganda, maglagay ka na ng manager, maglagay ka na ng mga staff dyan, supervisor. So, madalit sabi, ayaw niyo ng political dynasty. Hindi kasi ako naniniwala dyan sa political dynasty. For as long as the system is effective, para sa akin, hindi mo kailangan ng yung kailangan mo kamag-anak mo talaga magpapatakbo. Mm-mm. Ang kailangan natin din dito ay magandang sistema, hindi yung political dynasty. Katulad po yung aming ginagawa ngayon sa barangay, ang aming libreng doctor services ay isang serbisyo na hindi mo na matatanggal yan kasi naging barangay ordinance na. Yung libreng gamot, ganun rin. And all the other free services. No? And bakit ito ginagawa naming free services? Because that's the call of the time. I mean, that is what we need right now. Ang education is really at its worst. Ang ating mga bagong henerasyon ngayon ay hindi edukado. So, ang ginagawa ng mga politiko natin ngayon ay tingnan niyo mo, Brenda, ay walang ginawa kundi mag-away, tapos mag kung ano-ano mas ginagawa niya. Nagpapatot sa dahan, nagbabatuhan ng mga maruruming mga issue. Ay, Kap, nabanggit niyo nga na sa inyong barangay namimigay kayo ng libreng gamot, ganun din yung libreng ang tawag diyan, yung check-up, lahat, popsin and everything, sa eskwela, ganun din po ang ginagawa nyo. Libre ang aming school bus. Well, of course, barangay, maliit lang naman ng budget namin, but we have 11 jeepneys and one big bus. Okay, ay, paano naman po sa mga kababaihan? Sa kababaihan, meron po kaming Saba kababaihan, meron kaming livelihood, ang problema lang dito, even if you inject a lot of livelihood programs, bottom line is that the women, the children, I mean the adults, don't have the education. Yung karamihan sa kanila ay hindi nakapag-graduate ng college. So paano sila makapagtrabaho ng maayos? So ayun, so tinuturuan nyo na lang na kahit sa bahay sila, pwede silang gumawa ng mga bagay-bagay na pwede nilang itinda o ititrain nyo sila, ganun po ba yan? Parang magnegosyo na lang para magnegosyo na lang tapos, sila. Ngayon ginagawa namin ngayon, nagtayo kami ng isang food terminal, tayo kami ng isang tricycle terminal. At yun yung mga aming mga Saba kababaihan, no? Tinuturuan namin siya kung paano sila magnegosyo. Ganun na lang, that's the most that you can do, and then hopefully we can inject more investors into our barangay and hopefully into our city. Na sana magtayo sila ng call center para yung mga call center. So, mag-invite kayo ng mga investor. Investors, that's the, So, yun ang anong aming mga program. Kap, bigyan ng daan naman natin ngayon itong nag-text sa atin na si Alan ng Barangay Santo Niño. Good PM, Miss Brenda at Kap Kap San Pedro talagang nilagay, no? Kailan po talaga ng bagong liderato sa San Pedro dahil sa tagal na nanatili si Mayor Katakis, wala naman nangyari at walang pagbabago. Ayan po, galing kay Alan ng Barangay Santo Niño. Yeah. Ano pong masasabi niyo dito? Well, siguro sobrang tagal na nila siguro sa panunungkulan. Yung ibang tao naman ay sabik sa bagong liderato, bagong administrasyon. Sa palagay ko ganon ang kanilang sentimento. So ito na may galing kay Glenn ng San Pedro. Sana po hindi kayo katulad ni Katakis na pagkatapos ng eleksyon ay mahirap na lapitan. Sobrang dami ng bodyguard, daig pa ang PSG. Ito po ay galing kay Glenn ng San Pedro. Well, ang masasabi ko naman kay Glenn, na ang dapat kailangan nila maintindihan kung ano ba yung sinasabi ng madaling lapitan. Because if you're going to use... Hindi, Kap, kasi ganito yun, Kap, eh. Pagka panahon ng eleksyon, totoo naman yan, eh. Oo, itong mga kandidato talaga, sila lumalapit sa tao, eh. Pero pag nanalo na, minsan ang hirap nila lapitan. Ang hirap, kahit ngiti na lang, ang hirap, eh. Okay. Siguro lalo na yung mga mahihirap nating kababayan, mangitian mo lang yung mga yung matapik. Ako sana gusto ko masasabi kay Glenn. Glenn,
na Glenn, ang aming ang importante kasi dito ay sistema, kasi kung gagamitan natin ng mathematics babae na mahirap. Mm-mm. Mahirap silang pamilya. Mm-mm. Nabuntis niya yung asawa niya. Sinisisi pa yung asawa. Bakit daw nabuntis? Mm-hmm. So, dahil ang dyan... Ang kinutukoy niyo po ba yung nakaupo ngayon na pagka, kunyari, nabuntis, bigla nabuntis at mahingi ng tulong? Hindi. Sinisisi ang asawa? No, it applies to the whole country. Ah, okay. Hindi lang naman sa San Pedro. So... Mm-hmm. Kapag nabuntis, yeah, ibig niyo pong sabihin, imbis na bigyan ng tulong, ay sisihin na, muna. Sisihin pa nila. Tapos yung iba dyan, karamihan sa mga mahirap na mga nanay, kapag nanganganak sila, ay nasa ano na lang, nasa sofa nanganganak. Mm-hmm. Nasa bahay. This is not a dignified way to mm-hmm. give birth. Alam mo naman siguro yun, Brenda. Mm-hmm. You can just imagine mm-hmm. kung gaano ka... para sa akin na nakakaawa, no? May cancer yung isang taong mahirap, ay talaga parang wala nang karapatan ipagamot yung sarili niya. Wala kasing ako sa gastusin. So, ang healthcare should be free. So, okay? Ayun. And it has to be zero corruption. Mm-hmm. You know, we have to strive to be perfect, especially the politicians. They have to be clean. Hindi pwede masasabihin nila na alam nyo, hindi naman ako santo, pero yung ganito, ganyan. You have to be clean. It's a must. Mm-mm. And the cause of the times right now is that you have to be incorruptible. Mm-mm. Kailangan ng ating bansa. Kung wala kang malasakit sa bansa natin, ay huwag ka nalang pumasok sa politika. Mm-mm. Yun ang gustong-gusto ko si Duterte, kasi sabi niya, kapag siya siguro maging presidente at ayaw niya pumasok dito, ayaw niya tumakbo. Kasi kapag siya daw maging presidente, patayin niya na lang daw lahat ng mga politikong kurakot. Mm-mm. At tataba ang mga isda at itatapon niya sa Manila Bay at mananaba daw yung mga isda. Siguro sa akin naman, sa sobrang frustration sabihin ko. Sabihin mo siya kamay na bakal talaga. Sa sobrang frustration natin ngayon sa ating bansa, parang kailangan na rin natin, we tend to agree something mm-hmm. that is barbaric. Mm-hmm. So, yun. Because yung nangyayari sa atin, hindi na rin civilized. Yung maraming tao na nanganganak, namamatay dahil sa walang pera, pambayad sa ospital. So, anong gagawin natin dyan? Minsan, we just try to... Napakalaking... Pero minsan kasi, Kap, kayo, yeah, straight kayo, ayaw nyo ng corrupt, ayaw ng ganito, at hindi nyo pwedeng gawin nito. Oo, pero hindi nyo malaya na yung mga tao sa baba nyo, yun ang gumagawa. Yes, syempre, hindi talaga yan natin ma-foolproof na babantayan natin yan. But ang importante dito, we open our communications with the people na kapag meron silang may nakita na mga anomalya, may sumbong agad at saka maaksyonan. Marami na rin kaming, nangyari sa amin yan on our first year. No? Yung tresurero ko, kumupit, tinanggal ko. Mm-hmm. Tapos yung marami dyan yung mga kasama namin sa kagawad, nakita ko na pumapatong, tinatanggal ko sa aming grupo. So, well, that's the most you can do. But kung ako maging alkalde, yung mga yan, ang mga kurakot na mga kagawad sa kapitan, kakasuhan ko yan mismo, gamit-gamit kong pera ko. No. Pera nyo talaga, sariling pera nyo. Pera ko, tapos para matatakot na mga yan, dahil ako ng alkalde, wala nang magwa-whitewash o wala nang magtatago sa kanilang mga kasalanan dyan. Mm-mm. So ayan, galit na po dyan si Kapitan Jun Inyon, pero dahil nga Ilonggo siya, hindi po katulad ng pagsasalita na ni Rodrigo Duterte na pag ako naging presidente, ganito. Pero kita mo naman, may lambing pa rin, ano? Na ganun ang gagawin nyo, galing sa pera nyo, talagang wala kayong sisinuhin talaga. Oo, siguro kapag ako naging alkalde, ay magpapagawa ako ng malaking kulungan. Napakalaking kulungan sa San Pedro, tapos kukulong ko yung mga kurakot doon at saka yung mga drug pushers. So ayun. Ikulong ko lang. Yan lang, hanggang doon lang ako. Mm-mm. Pero medyo idol ko pa rin si Duterte, pero hindi ko kaya yung mga ginagawa. So, sa'yo kulong. Sa kanya patay agad. So ayan, dahil nga napakaikli ng oras natin, Kap, meron po kayong mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalo-lalo po doon sa San Pedro, Laguna.
Well, unang-una, nagpapasalamat ako, Brenda, sa pagkakataon nito na binigyan mo ko ng oportunidad na mapakinggan ang aking mga plano sa aming lungsod ng San Pedro. Ang aking mensahe ay para sa aking mga kababayan, no? Sa San Pedro, na sana po ay tanggapin po natin ito sa sunod na halalan na isang challenge, ano? Na kung hindi po natin gagawin ito, ay wala po tutulong sa atin sa ating kinabukasan. Hawak-hawak po natin ang kinabukasan ng ating bayan. Sana po ay alam ko marami sa inyo dyan na may utang na loob sa mahal nating mayor dahil po siyempre napakatagal na po nila sa serbisyo. Sana po wag natin titignan doon sa aspeto na yon. Titignan natin kung ano dapat o sino dapat ang pwede makatulong o makapagdala sa ating lungsod sa tunay na pagbabago. Pagbabago na zero corruption, na wala tayong nakikita ang mga anomalya o pagnanakaw na sa ating mga politiko na namumuno sa ating lungsod. So yun lang po siguro, sana tandaan po natin ang ating kinabukasan ay hindi po sa kamay ng mga politiko, kundi sa kamay po natin lahat. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat po sa inyo, Kapitan June Inyon. Ay, teka muna, binabati ko nga pala si Kathleen Inyon for making this interview possible. Thank you so much, ha, Palangga. Maraming salamat sa iyo. Oh, so ayan, saan man tayo naroon? Ano man ang ating ginagawa? Mahalaga po na lagi tayong positibo. Lagi maging positive po tayo araw-araw. Smile lang para laging pumasok ang blessing sa atin. Abangan po kami mga ka-angel sa susunod na Sabado dito lamang po sa Warrior Angel sa Radyo Inquirer 990 AM. Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa at araw-araw po meron po kami Lunes hanggang Biyernes, Balita 9:90, 5 o'clock po yan, 5 to 6 in the morning. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po.